Okay, nandito na tayo sa Laos Group. Te-test ride natin yun. Yun. Moto Guzzi. V85. Kukumpare natin dito sa ating mahal, syempre. Sa R1250 GS. I hope na magandang performance niyan kasi mas mura siya at unique eh. Tingnan natin close up. Ito na siya, oh, ganda, oh. Tingnan mo. Harap niya parang ano eh, parang retro classic na ano tawag nito, yung mga pang rally. Ayun, oh, ganda. Oh. Para siyang boxer engine rin, nakaluwa yung mga cams niya. Pero ito V instead na parallel boxer. Ayan, no. Moto Guzzi. Ang ganda nung ano, nung itsura niya eh. Diba? Parang yung linya niya. Parang classic ang dating. Ano rin siya, yung drive shaft rin siya. So, parang ano talaga. GS, feeling ko matutuwa ako dito sa ride nito. Ganda, ganda ng kulay, red, yellow. Ayun si Ma'am Jen. Ma'am Jen, ano ba po yung explain nyo sa akin dito? Parang ganun rin naman, no? Parang GS rin siguro to. Ah, okay, si Kuya Gerald mag-explain dito. Oh. So, feeling ko mga ganun rin, halos ganun rin. Oo. Ano lang to, mas maliit 850cc. Pero maganda dito. Almost same naman din po sila. Drive shaft din po siya, parang yung DS. Oo nga, kaso, ganda nga eh. Ano po siya, swing arm type po siya. Ah, swing arm. And then, oh. Ito po siya, monoshock din po siya. Oo. Dry clutch po. Oh. Clutch lining po niya, parang clutch lining. Dry clutch to? Opo, parang clutch lining po yung manual na sasakyan. Ang galing, oo. Na pinalit po, ganun po clutch lining niya. Kaya ito po, meron po siyang cable type lang po yung clutch niya. Ah, okay. So medyo mas mahigpit ganun. Pero, malambot. Tingnan nga natin to. Malambot. Oh, lambot nga. Galing. And then, ano naman din po ito? One down type up din po ito. 23 liters po ang kapasit ng fuel natin. Wow, ang laki. And then, ang cruise control po niya, pwede mo po gamitin kahit 30 kilometers na po. Ah, nice. Paano yung cruise control nito? Ito, pag tumatakbo ka na po, dyan mo na po i-set yan. Pindot. Press mo lang po, and press. Press mo lang po. Tapos meron tong app ganyan, 1 kilometer. Automatic naman po, basta parang GS mo rin po, pag nag-brake ka, mag-ano po yun, mag-disengage. Opo. Ayos, ang ganda ito, TFT display na siya. No? Opo. Then ito po yung kill switch niya, ito po ang hazard. Ito yung ano. Uy, ang ganda ng tunog. Ano to? Stock pipes to? Wow, ganda. Maano ah. Bumabaho ah. Base, no? Tapos yung ano niya, yung windshield niya. Yan po yung stock niya, pero may nabibili po siyang tol. Ah, pero adjustable to? Ito ah, po na... Ah, pero kailangan allen wrench. Okay. Ah, hindi yung ano, no? Oo. And then, yung riding mode po na, nandito po siya starting button. Okay. Pag pinindi po road yan, niya. Tapos yung mga mahilig sa black dyan, ito. Yan po. Yan po, front and rear po yan, ano na po yan, tubeless. Wow, ganda. Parang ano rin, parang GS rin ha. Dito yung nakalawa dito. Ito na rin po yan, left and right. Oo. And then, almost same din po siya. Color lang po, and then yung riding mode po, and then yung tubeless po, front and rear. Wow. But almost same din po ang engine niya. Ganda. Nga.
mas mahal to, syempre. Magkano to? Kasi 2021 po eh. Magkano to? 890 po, sir. Ha? 890. Ang mura, no? Kalahati ng GH, ha? Ito po, 840 yung 2019. 840, no? Wow! Alam ba, kasi masyadong late kayong pumasok eh. Siguro kung nauna kayo dun sa... Nauna kayo ng onti, G, ito na lang binili ko, hindi na ako nag-GS eh, no? Hindi, yun na nga, dadagdag na lang. Pwede naman, pwede mo magdadagdag po. May GS ka, pero... European pa rin pwede nagdag mo. Tama, tama. Kasi since 1921 till now po, Italy pa rin po siya manunod. Galing, galing. Italy pa rin, no? Opo. Eh, ito, ang ano niya, ang brakes niya, tsaka yung wheels niya, hindi pa siya tubeless. Tapos yung pero brakes niya. Na may mga labas na po ngayon. Pwede mo pong ipatubles. Okay. Aftermarket lang. Ako, ano. Meron na po mga aftermarket na makapatubles na po yan. Ganda, ganda. Ang kulay na ito mas gusto kaysa black kasi naboboring na ako sa black. Puro black na yung jacket ko. Helmet ko. Parang red na yun. Oo, yun. Pero ano siya, 2020. Yung wala pang ano, wala pa siyang... Wala pa siyang tubeless. Tsaka wala pang Brembo. Hindi, Brembo na rin po lahat. Brembo. Pati ito, Brembo na rin. Ah, okay. Yung tubeless lang. Pero padali lang naman yun. Paano yun? Opo, ngayon po. Madali na po. Magkano nga uli ito at saka yun at saka yun? Ito po is 830. Yung brand nyo na ganito 830. Po na nasa lobby. Sa 840 po, brand. 840. 890. 890. 757 po. Demo yun. 757. Ah, ganoon. Okay. Pwede ko palang bilhin to, no? Mas mura. 757. Oo nga. Wow. Ganda. Ito pa rin naman po personal yun. Oo nga. Yung difference lang pala nun ay 50 mil. Opo. Meron na siyang tubeless, no? Opo. Ayos ah. Ito yung time riding mode po yun. Wow. Okay. Wait lang po. Ay, sige. Okay. Sabi ni sir, itong air-cooled engine na to, kanina pang umaandar. Pero pwede mo hawakan yung makina, 'di ba? Hindi nag-o-overheat 'to. Itong air-cooled na hindi na nag-o-overheat. Galing, 'di ba? Yung Manila coaster nila. Moto Guzzi V85TT. Rocks and roads. Yan oh, ganda. Yeah. Ganda. Love it. I love how it looks. It looks so unique. Ito daw, napipindot to para maging ito, hard and soft. Pinipihit po siya. Pinipihit. Ah, ganun. Kahit buko ko lang, kahit po ito, ganun din. Ito. Para po yung function po ng suspension niya is, kung gusto mo malambot pa, o, oh, adjust. Oh. Ganito po, ganun din. Pag sinakyan mo siya, nakita mo po yung dami ng suspension. Ayan po, sa harap. Pwede mo po patigas eh, pwede mo malambot. Oo. Oh. Yan po, kahit naka-size ka, pwede mo kapalirin. Hindi, nagtitrail rin ako eh. Okay lang sa akin yung ganyan. Hindi ako ano. Parang ang OE na yung mga tele-lever ng GS eh. Parang yan hindi po, na kailangan yan eh. Yan po ako naman po ito. Meron pong bumili dito na ganito. Palipa po sa akin. Kailangan ako. Akin rin, tinabas kayo. Ayun po, magkago nito. Kasi mas palipa po siya sa akin. Pero ako ngayon na, dahil sanay na ako, nang hinayang ako dun sa tinabas ko. Pagka, meron ako nakitang mas maliit pa sa akin, ano eh. Stock yung ano eh, hindi man lang factory to eh. Normal naman po talaga, pero kung nagmumotor po tayo, tulad ko, ayan. Oo, oh, ayan. Oo nga, tama. Ha. Ako nagtitrail ako eh, ganun okay naman yun. Tatayuin mo ng ganyan, yan po yung naging diskrasyo na kaliwa, kung bago. Ano ito tagapag-inupan mo? Tama, tama. Para alam mo, sa kabila ka lang naka-side sa kaliwa. Alam mo ang motor mo, isa sa kaliwa. Tama. Ang motor naman po kasi pag mundong ka, kailangan talaga, straight palagi mo na gano'n mapareng ito. Correct. Oras po nakaganyan ang motor na mundong ka. Nangyari na sa akin yan. Na-drop ko po siya. Sabi ko, bakit ano? Bakit ko na-drop? Wala naman. Eh, nakatabi ngayon manubela mo eh. Sabi, hindi na pala nagturo sa akin nun ah. Tama. Correct. Ayos. Gan ng manubela. Ano to? Ganyan. Diba? Tapos. Ayos. Ito ah. Ha?
100 meters, turn left, then turn right. Ganda, ganda ng ano, ganda ng right na. Tayo. Check natin ang performance sa Endex. Galing akong San Fernando to Bacolor, apag ano yun? Apagmarangle, tapos tumaan akong Mega Dike, galing akong Clark, tapos balik dito. Ang ganda. Overall rating ko ano to, feeling ko mga 8.5 out of 10, di ba? So yung mga ibang naka GS bumibili pa ng isa pang ganito. So I highly suggest na ano nyo to, test ride nyo to kung bibili kayo ng adventure bike. Ayos.